Si Benita de Sagun ay isa sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Canada. Isa siyang caregiver at may tatlong mga anak na naiwan sa Pilipinas. Mahirap sa kanyang kalooban na mawalay sa mga ito. Pero kung hindi siya mag-a-abroad, hindi niya ang mga ito mapapag-aral, kaya kailangan nilang magtiis. Taong 1989, nang mapaalis siya ng ahensya, marami na siyang napaglingkuran. Minsan, matanda ang inaalagaan niya. Minsan naman ay mga bata. Kinagigiliwan si Benita ng kanyang mga nagiging employer. Masipag kasi ito at maaasahan. Sa kasalukuyan ay mag-iisang taon na siyang nani ng isang pamilya. Ang pag-aalaga ng mga bata ang mas na-enjoy niya ng gusto. Marahil bilang isang ina, napupunoan ito ang mga pangungulila niya sa sariling mga anak. Kaya naman, mahal na mahal din siya ng kanyang dalawang alaga at pamilya na rin ang turis sa kanya ng amo. Noong February 10, 1996, matapos ang kanyang trabaho, nagpaalam si Benita nung gabi para lumabas. Day off niya kasi kinabukasan at hindi siya doon matutulog. Kinabukasan, February 11, alas 10 ng umaga, isang tawag ang natanggap ng mga pulis. Isang katawan ng babae ang natagpo ang wala ng buhay sa isang underground parking garage ng isang high-rise apartment building. Mabilis silang nagresponde sa lugar. Doon ay nakita nila ang biktima na parang ipinosisyon ito sa pagkakaupo sa hagdan habang nakasuot ng headphone. Lumingali nga sila pero wala silang nakitang walkman sa paligid. Ang babae ay walang saplot sa pangibaba at sa itsura mukhang pinagsamantalahan din ito. Ang hinala ng mga investigador, tinangay ng salarin ang walkman ng babae bilang trophy o remembrance. Mga serial ang hinala nila na maaaring gumawa nito. Mga taong nananampalasa ng mga babae at pagkatapos ay saka ililigpit. Kumukuha sila ng gamit ng kanilang biktima bilang remembrance o trophy. Paraan nila ito para masariwa at balikan sa kanilang isip ang mga ginawa sa isang partikular na biktima. Habang nag-iimbestiga ang mga pulis sa area at kumakalap ng mga ebidensya, isang lalaki na nakatira sa building ang lumapit sa kanila at sinabing ang kanyang nobya ay pupunta sana sa kanya nung gabi pero hindi na ito nakarating. Sinabi nitong regular itong umuwi sa kanya tuwing day off nito pero kahapon ng gabi hindi ito sumipot. Hindi din ito tumawag o nag-beeper man lang. Ngayon lang ito nangyari kaya balais siya at sobrang nag-aalala. Ipinakita ng lalaki ang litrato ng nobya sa mga pulis at nakumpirma nila na ang nasa litrato at ang biktima na nasa hagdan ay iisa. Laking panlulumo ang naramdaman ng lalaki. Sinabi nitong Benita de Sagun ang pangalan ng nobya at itinuro sa mga pulis kung saan ito nangangamuhan bilang isang nani. Agad naman nagsadya doon ang mga pulis para iparating sa amo nito ang malungkot na sinapit ni Benita. Nagulat ang employer sa kanilang ibinalita. Hindi sila makapaniwala. Ang saya-saya pa nitong nagpaalam sa kanila nung gabing yun. Nag-goodnight kiss pa nga sa mga bata. Tapos ngayon, ganito na. Ayon sa employer, mabuting kasambahay at yaya si Benita at kahit minsan, wala silang naging problema dito. Hiniling ng mga pulis kung pwede ba silang mag-search sa kwarto ni Benita. Pinayagan naman sila at doon nakita nila ang isang kahon ng Walkman pero walang laman sa loob. Ngayon ay nasisiguro nila na tinangay nga ng salarin ang Walkman ng biktima. Ayon sa naging resulta ng autopsy ni Benita, pinagawa siya ng matigas na bagay sa kanyang ulo na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. May indikasyon din na pinagsamantalahan ito. Agad nilang ipinadala sa laboratorio ang dagta mula sa salarin para sa DNA profiling at nakarecover din sila ng mga hibla ng blunt na buhok sa crime scene. Sa kaparehong vicinidad kung saan naganap ang krimen ay may isang lalaking babagong laya dahil sa panggagalaw ng babae. Mahaba din ang buhok nito at blunt. Tiniktikan nila ito at nang makita nilang nagtapon ito ng upos na sigarilyo, dali-dali nila itong nilimot at dinila sa laboratorio para sa DNA test. Pero hindi ito nagmatch. Maging ang nobyo ni Benita ay kinuhanan din nila ng DNA pero hindi din ito nagmatch.
Nadismaya ang mga pulis. Akala nila makakahit na sila mula sa dalawa nilang pinaghihinalaan. Ngayon ay back to square one na naman sila. Hanggang isang araw, nakatanggap sila ng bagong lead sa kaso. Isang nagtatrabaho sa train station ang nakalimot ng wallet ni Benita. Maging ang employer nito ay tumawag din sa kanila para sabihing dumating na ang bill ng kanilang telepono. Sinabi nito na maraming naging tawag ang rumistro mula sa telephone card ni Benita. Halos 44 na beses pa ang mga naging call records kahit ilang araw na siyang patay. Malinaw na may bago na gumagamit ng kanyang telephone card at siguradong iyon ang salarin. Ilang mga detective ang naipadala para tuklasin kung sino-sino ang nakatanggap ng mga tawag para malaman nila kung sino talaga ang gumagamit ng calling card ni Benita. Napag-alaman nila na ang mga tawag ay mula sa isang dalagita na nagngangalang Kathy. Sa isang hostel siya pansamantalang tumitigil, hindi kalayuan sa train station kung saan nalimot ang wallet ni Benita. Ayon dito, ang telephone card na kanyang ginamit ay galing sa isang kaibigan. Natatawa pa nga ito habang nagkukwento. Natutulog daw ang nasabing kaibigan sa sofa nang malaglag ang calling card sa bulsa nito. Kinuha nila ito at lahat sila sa hostel ay ginamit ang card para pagtatawagan ang kanilang pamilya sa probinsya. Sinabi ni Kathy na Michael Wall ang pangalan ng kaibigan pero hindi talaga sila close. Parang nagkakabatian lang dahil pareho silang tumutuloy sa hostel. Matapos makakuha ng impormasyon tungkol sa kanilang posibleng salarin, nagpaalam na ang mga pulis. Pero nakiusap sila kay Kathy na huwag nang babanggitin kay Michael Wall ang naging pag-uusap nila. Sa puntong ito, tanging kay Michael Wall na lang nakapokus ang kanilang investigasyon. Napag-alaman nila na parati itong nag-iisa at itinakwil na rin ang sariling magulang dahil hindi na matagalan ng mga ito ang problemang hatid nito sa kanila. Bumuo ang mga detective ng grupo para tiktikan ang suspect at nang lumabas ito sa hostel na tinutuluyan, lihim nila itong sinubaybayan kahit saan ito magpunta. Patago-tago sila sa karamihan ng mga tao at ingat na ingat nang makatunog ito. Nakita nila na sakay lang ito ng sakay ng bus buong paghapon, paroon at parito. Hindi siya nag-aaral at hindi rin nagtatrabaho. Noong ikalawang araw nila sa pagsunod dito, sumakay uli ito ng bus. Bumaba malapit sa isang park at lumakad lang ito ng lumakad na parang wala namang direktang pupuntahan. Hanggang sa nakita nila na dumaan ito sa kasukalan at pumunta sa gilid ng ilog. Nakatindig lang ito doon. Kinuha ng detective ang kanyang kamera para kumuha ng litrato at isinum para makita kung ano ba ang ginagawa nito. At nagulat siya sa kanyang nakita. Kaya pala ito huminto at nakatindig lang doon, nilalaro pala nito ang kanyang si Junjun. Nang makatapos, muli itong naglakad palayo. Sa wakas, naisip ng detective, matapos ang dalawang araw na pagsubaybay, ay makaka-recover na rin siya ng DNA mula sa kanilang suspect. Kinabukasan, pagkatapos nilang masaksihan ang kakatuwang ginagawa ni Michael Wall sa tabing ilog, muli nila itong tiniktikan. Nakita nilang muli itong bumalik sa nasabing lugar, pero sa pagkakataong ito, may bitbit na itong dilaw na plastic bag na parabang may kabigatan ang itsura. Maingat na maingat ang kanilang naging pagbuntot dito para hindi ito makahalata. Nakita nilang may babaeng parating na kasalubong ang suspect. Nakaramdam sila ng panic para sa babae. Natatakot sila na baka atakihin ito ng lalaki. Kaya agad na inabisuhan ng detective ang ilan sa kanyang mga tao na maging alerto sa pwedeng gawin ng suspect. Pero bago pa sila nakagawa ng aksyon, naunahan na sila ni Michael Wall. Pagkalampas na pagkalampas nito, kasulubong ang nasabing babae, muli itong bumalik at sinundan ang babae at walang ano-ano'y hinataw ito ng hawak na plastic bag na may mabigat na laman. Nagpulasan ang mga nakakubling pulis para daluhan ang babae at tinugis ang nagmamadaling tumakas na salarin. Kabisado ng isa sa mga pulis ang lugar at nahulaan ito kung saan ito maaaring lumusot. Doon nila ito inabangan at oras mismo'y kanilang nadakip. Nang tingnan ng mga pulis ang laman ng plastic bag, nakita nila
na malalaking bulto ng bato ang laman nito. Mabuti na lang, hindi grabe ang tinamong sugat ng babae. Nagkamali agad ito at dinila sa ospital. Binitbit si Michael Wall sa himpilan ng pulis at doon nakuha mula sa kanyang bulsa ang nawawalang telephone card ni Benita. Dumating na rin ang resulta ng DNA na nakuha nila mula dito at nagmatch ito sa DNA na nakuha nila sa katawan ni Benita. Noong una ay itinatanggi nito na siya ang gumawa ng masama at nagligpit sa biktima. Pero kahit anong gawin niyang tanggi, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ayon sa mga pulis, nang magsaliksik sila sa kwarto na tinitulugan ni Wall, natagpuan nila sa kanyang mga gamit ang nawawalang Walkman ni Benita. Nagbigay din ng pahayag ang roommate nito at sinabing, "Nung gabi na maganap ang krimen, umuwi si Wall na masaya at nakangiti at sinabing, 'I got it tonight.'" Para bang ipinahihiwatig nito na may gustong gusto siyang gawin ng gabing yun at nairaos niya ito. Sa malas, si Benita ang kanyang natsyempuhan at naging sagot sa kanyang makamundong paghahanap. Nag-plead ng guilty si Michael Wall sa lahat ng kasong isinampalaban sa kanya at napatunayang may sala. Hinatulan siya ng habang buhay at posibleng maparol pagkatapos ng 25 years.